Yo mga ka-travel, it's a very good day po sa ating lahat. So ngayon mga ka-travel, bibigay ko sa inyo yung the truth about NMAX 155 version 2.1. So sasabihin ko sa inyo lahat dito yung mga nalalaman ko na mga sikreto dito mga ka-travel. So mahabang video na ito mga ka-travel, pag-tisan nyo na lang. Pero lahat ng sasabihin ko ay meron kayong malalaman. Yes mga ka-travel, if ever may plano kayo bumili ng NMAX, lahat na sasabihin ko dito. Hindi man malahat pero mga 90 to 95% sasabihin ko sa inyo na lahat yung katotohanan about sa NMAX 155 version 2.1. So, simulan na natin mga ka-travel, wala nang intro. So mga ka-travel, unahin muna natin yung kanyang positive side ni NMAX. Kung bakit ito yung mga nagugustuhan ng mga nakarami. Over ADV 160. Ito mga ka-travel, una upuan. This upuan mga ka-travel. Grabe mga ka-travel, ang lambot nitong upuan, promise. Ano? Kahit hanggang dito ko na umupo sa unahan, no. Kahit hanggang dito ko malambot pa rin, no. Super lambot niya mga ka-travel. Kaya napaka-komportable ka kapag ikaw ay bumabiyahe. No hassle sa puwetan mga ka-travel, hindi na mamanid yung puwetan mo dahil sa kalambutan nito. Ano? Yan yung good side nitong NMAX natin mga ka-travel. Next na good side mga ka-travel sa NMAX natin ay yung kanyang handling. Yes mga ka-travel, yung kanyang handling. Paano siya mga ka-travel sa pag-handling? Napaka-smooth niya. Promise mga ka-travel, kunting ganyan mo lang, kunting force mo lang, ano kaagad siya. Parang sumasabay kaagad. So hindi ka na mag-i-effort na lakasan mo yung pagliko mo. As in talaga, napaka-smooth yung handling niya. Tapos kapag bumiyahe ka na, napaka straight lang mga ka-travel. Wala ka masyadong mafe-feel na vibration pagdating sa handling. Wala, halos wala kang mafe-feel na vibration. Maliban lang kung ito yung kaka-start mo pa lang tapos kaka-enter mo pa lang, diyan mo mafe-feel lang konti. Pero pag habang bumabiyahe ka na, kahit mabagal lang, hindi mo talaga mafe-feel yung vibration dito sa handling niya. Ayan no. Napaka good side niya, promise mga ka-travel. And next mga ka-travel na good side dito is yung kanyang gulong. Yung kanyang gulong mga ka-travel, grabe. Napakalapad. Matagal mapudpud mga ka-travel. Naka 6,000 na yung udo natin ha. Pakita ko sa inyo. Di pa ako nagpapalit ng gulong. Pakita ko sa inyo yung natakbo na natin. Natakbo na natin is, ayan. 6,034. Ayan, so siguro naman, makakabigay na ako ng honest opinion ko dito mga ka-travel. Sa 6,000 na udo na yan. So ayan o, yung kanyang gulong mga ka-travel. Ang kanyang gulong, malapad. Malapad mga ka-travel, hindi ka mag-aalangan sa bangkingan. Ano, unlike sa mga underbone na mga katulad ng RS-155 ko, Raider, ayan o. So malapad mga ka-travel, matapad, promise. So hindi rin basta-basta nagagasgas o. Ayan o. IRC ito, pero matibay, promise. 6K Udo na parang wala pa rin, no? Ano? Ayan, dito sa ulihan. Ayan, no? So, sa ulihan mga ka-travel, pero medyo ramdam ko na ng konti. Kunti lang na parang nagasgas. Pero makapal pa rin sa loob ng 6,000. Grabe, ano? Grabe, napakatipid. Siguro ko mga 10K Udo, saka ko na ito papalitan. Promise, 10K Udo. Sa unahan, parang kahit 20K. Kaya yung sa unahan na 20K. Next mga ka-travel, ganito ha. Si ADV 160 at saka P6 160 is ano, EBS na talaga sila. Pero yung hulihan ni ADV 160 mga ka-travel, tandaan nyo, hindi pa siya ABS. So single ABS pa lang si ADV at saka PCX. So kaya ito, si NMAX mga ka-travel, dual ABS. Ano yung dual ABS mga ka-travel? Ayan. Sa unahan at saka sa hulihan. Grabe, dual ABS. Ibig sabihin, front na gulong at saka sa hulihan na gulong. Isipin mo mga ka-travel yung ABS na yan, kung gaano yan kasarap. Promise. Ano, marunong ka na nga mag-drive, marunong ka lang mag-ingat, alam mo na yung paano mag-proper braking. Tapos may ABS pa. Ah, grabe. Triple, ano yan? Multiple features na yung ano, naibigay ni Yamaha dito dahil sa dual ABS. Napakalakas ng braking niya. Promise.
Napakalakas. Paano ko nasabi na napakalakas? Pamis ganito. Yung takbo mo is 100 kph, tapos bigla mo siyang ipipreno. Grabe. Hindi ka talaga mag-i-slide, mag-i-skid whatsoever. Ihinto ka talaga niya. Anong dalawa? Dalawa 'yan, mga ka-travel, dalawa na ABS. Anong unlike sa iba na maglalak talaga yung gulong kaya nagko-cause yung aksidente. Pero ingat pa rin ha sa pagbi-brake. Siyempre, ano 'yan eh. Features lang 'to, masarap 'to sa features, pero yung aksidente, ayan, nakasunod lang yan sa atin. So kaya always spray na lang kahit full features itong si NMAX. Always spray kapag bumabiyahe tayo. Ayan, dual ABS. Promise, napakakagat niya. Nakagat na kagat, tapos hinto na hinto ka talaga. Yes, legit dyan mga ka-travel. Legit na legit yan. Kahit bilisan mo pa tapos break ka kagad. Ano? Next mga ka-travel na good side dito is itong U-box niya. Yes, itong U-box niya mga ka-travel. Malaking tulong to mga ka-travel sa akin, lalo na kapag bumabiyahe ako, marami akong dala. Ayan, napakalaking aliwala sa akin from RS150i Underbone na walang U-box, tapos from NMAX. Grabe, napakalaking upgrade nito para sa akin dahil yung U-box talaga. Ayan, ang lapad ng U-box niya. Promise, ang lapad ng U-box niya. Promise. Mas advantage to sa mga maraming dala kapag bumabiyahe. Ayan, di ba? Woo! Next, mga ka-travel na magandang feature dito. Ito yung mga bulsa-bulsa dito. Ayan. Ayan yung mga bulsa-bulsa na yan. Marami ka dito malalagay, pamunas, whatsoever. Tapos dito, ayan, yung may charger na yan mga ka-travel, pero kailangan mo pa ng adapter. Ayan siya. So, dito yung adapter niya. Nalagay ko dito. Bibili ka pa talaga nito, promise. NMAX, why do you do this? Dapat sana USB ready. Yung adapter niya na ilalagay yung. Ayan. 5 volts. Subukan ko na yan. Nagcha-charge talaga. Subukan ko na yan. Op, ayan siya. Ayan. So, U-box. Ano ba yan? Itong mga mini box niya dito. Mini lagyanan. Napakalaki ng tulong nito mga ka-travel. Pamunas, gloves, ilalagay mo dyan cellphone. Pero huwag kayong mag-iiwan ha. Kasi ito aftermarket na to. Kasi baka madukot dito yung mga cellphone nyo. So, huwag kayong mag-iiwan ng mga mahalagang gamit. Kahit dito mismo sa U-box, so kayo mag-iwan, dali nyo talaga. Yan. Yan yung isang magandang feature itong isang goods pala dito ni NMAX, itong mga bulsa-bulsa. Next mga ka-travel is ito. Yung sa IDB tinignan ko parang wala siya nito, hindi ka makakalagay ng ganito. Ito kasi ang cute niya nito. Since wala tayong yung dito yung hook, dito na lang sa gilid. Pwede mo pangalagyan dito apat eh. Dalawa dito tapos dalawa dito. Itong pinaka-hook. Promise, napakalaki ng tulong. Diyan mo nilalagay yung mga pambili. Kaya dito yung helmet. Promise, kaya dito yung helmet sabit. Ayan, matigas siya mga ka-travel. Promise. Shopee ito, nabili lahat. Shopee, matigas. So, pwede ba dalawin mo dito? Ang astig niya kasi. Ngayon ang mamalingki ka. Ayan, dito mo lang ilalagay kahit mabigat. Hanggang 5 kilos. 5 to 10 kilos kaya buhatin ito. Promise, huwag nyo lang lagpasan dyan. So, nyo lang, tansyahin nyo lang kung hindi pa siya mapuputol. Pero matibay naman, promise. Ayan. Yung mga magagaan na mga dalain, ayan, sabit mo dyan. Gulay, ayan, di ba? Napaka-astig. Napaka-astig talaga. Marami kang mailalagay. Next, mga ka-travel, yung pag-usapan natin yung kanyang headlight. Yung kanyang headlight na stock, mga ka-travel, ito. Itong stock na headlight niya. Maliwanag naman siya. Maliwanag naman siya, pwede naman, pero mas pa rin, magdagdag yun ng mini driving light. Maliwanag na siya, pero nakukulangan pa ako. Maliwanag pa siya. Maliwanag na siya, pero nakukulangan pa ako. So, nakukulangan nga. Ayan, yung mga blinker niya, mga ka-travel, yung hazard, yung mga niya, napaka-useful. Lalo na yung hazard kapag hinto ka. Ito. Yung hazard niya, off.
Yan. Yan yung mini driving light natin. Yan. Next mga ka-travel na very useful or good side dito sa ating Inmax is yung kanyang ano, pagiging overall. So natapos na natin lahat. Mamaya tatakil natin yung mga bad side natin dito. Yung mga hindi goods. So yan yung overall looks niya mga ka-travel. Para sa akin perfect siya over ADV, over PCX. Kaya ito nga yung pinili ko eh. Diba? Ayan, pwede naman kayo mag-EDB, mag-PCX. Pero ito, talaga, promise. Sa lahat ng upuan na nakita ko o naramdaman ko, ka-Inmax yung may pinakamalambot. Kahit si Aerox, hindi, parang hindi ganito yung upuan niya. Promise, napakalambot. Tapos yung riding position, napaka-comfortable. All in all, andito na lahat, package na lahat. So, pero ito naman mga travel, pag-usapan naman natin yung mga hindi goods dito. Yung hindi goods, promise. So, tapusin nyo talaga mga ka-travel. So, bago kayo bumili ng Inmax, ito na, sabihin ko na sa inyo yung hindi goods dito, ano? So, nag-vlog na ako nito dati, pero ngayon, ipapakita ko pa rin sa inyo dito. Parinig ko pa rin sa inyo yung mga hindi goods dito. So, paglabas pa lang, ito yung una. Paglabas pa lang dapat sa kasa. Paglabas pa lang para iwas tukod. Ipa-ano nyo na siya. 85 cm. Paano ba yan? Repack. Ayan. Yung stock kasi na oil nito is 75 cm. Ano? Tapos, ito naman, nung nag-repack na is 85 cm. Yung kanyang ano, yung sukat na oil. Tapos, mutol yung ginamit ko. Kaya, hindi na siya tukod. Hanggang dyan na lang yung pinakasagad niya, oh. Hanggang dyan lang yung pinakasagad niya. So, hindi na siya tukod dun. Ayan. Hanggang dyan na lang. Dati nung ano, stock mga ka-travel, tug-tug, ito dito, nagbabump to. Ito, nagbabump to. Sabi, ramdam mo talaga, as in, promise, tug-tug, kapag may lubak. So, kaya I suggest, if bibili kayo ng Inmax, paglabas pa lang sa kasa, ano, i-ano nyo na kagad, i-repack nyo na para goods na goods talaga. Ayan. Next, mga ka-travel, yung Y-Connect. Yung Y-Connect niya mga ka-travel, pangit naman yan eh. Kailangan mo pa ng internet para makakonect, tapos nakakalubat talaga kapag hindi mo ginagamit yung motor. So, paglabas mo pa lang sa kasa, patanggalin mo na agad yung Y-Connect. Saan yan makita yung Y-Connect? Andyan yan. So, since nakaiscrew na ito, andyan. Tanggalin mo dyan yung wire niya, yung connection niya doon sa battery para mawala yung Y-Connect. So, Lib, yung Y-Connect na yan, wala naman yung saysay eh. Diba? So, nakakalubot man ang battery. Grabe. Ano? From Ginger. Bumili ng Inmax. Hindi niya nagamit ng 3 days na lubat. Kaya, ayan, nagtanong siya sa akin. Kaya, ayan, chinarge niya. Mandar. Buti umandar na. Battery lang naman eh. So, patanggalin nyo kagad yung Y-Connect na yan. Ang pangit ng Y-Connect. Promise. Napakapangit ng Y-Connect na feature na yan. Ano, tinanggal na lang sana yan para mas malis yung kanyang price, di ba? So, dinagdag pa yun ang Y-Connect. Basta ang pangit ng Y-Connect. Ang pangit niya, ang pangit. Promise, na pangitan ako. Okay, next. Na hindi good side dito mga ka-travel. Yung kanyang, ano ah, mga Inmax boy dyan, mga Inmax lover. Ito na talaga. Gas consumption, grabe. Gas consumption. Hindi ko feel yung kanyang gas consumption. Hindi ko feel. Bakit ko nasabi na hindi feel? Grabe! Ayan o. 28.7. 5.1 km. So, ayan na yung average niya. Yung dito lang yan sa city driving. Ano? Yung minamabilis ko kagad yung pagbiyahe. Ayan. Yung vroom. Ayan, 28.7. Tapos, grabe! Ito ah, sa gas consumption. Sa Harrison 50 Fi ko, yung tinakbo ko na 72 kilometers, last nabas to Katarman, yung ano, distansya niya is 72 kilometers. Nakaka-consume ako dun sa Harrison 50 Fi ko is 1.6 liter. Tapos, ano, yung takbo ko ng Harrison 50 Fi is nasa 100 to 110. Diyan ako mag-ano kapag straight talaga. So, kurbada, siyempre nagmi-minor, mga 60-70. Same din, dito sa ating Inmax. Ayan yung routine ko pag mag-drive ako. Ayan, 100, 110 pag ano, sa straight. Ganyan.
Yung gas consumption ni Inmax, promise mga travel diyan, nagpagas ako o pagdating ko dun sa Ataraman, nagpagas kagad ako para masukat ko. Is 2.6 liter. Akalain mo yun, wala pa akong angkas niyan ha. 2.6 liter sa loob ng 72 kilometers. 2.6 liters yung gas consumption. Napaka grabe. Malakas sa gas si Inmax. Yan yung pangit niya mga travel, malakas sa gas. Ayun yung 28.7 na. Yung 28.7 yung pinaka-average. So legit yan dyan, legit. Depende sa pagbiga mo sa throttle. Nasusukat niya dyan. So grabe, tapos ano talaga dun, parang nasa 25 per liter, 24 nung 100 to 110 yung takbo ko. Ganyan, pangit. Ano siya sa gas? Napaka-gastos niya sa gas. Kung baga over EDV, mas matibid si EDV compared dito. Di ba? So, ayan, yan yung pinakaaya ko dyan. Yung gas consumption, grabe. Ano? Grabe. Okay naman yung kanyang tank capacity kasi si 7.1. Sa din yan pala sa goods niya, no? So, ayan. Next, naaya ko dyan mga ka-travel sa Inmax. Yung downside dito. Ulitin ko mga Inmax lover dyan. So atin lang to. Yung So walang pikunan, walang asaran. So this is just the truth. Para lang naman to sa akin. So next, ito. Yung kanyang windshield. Yung stock windshield niya mga travel. Hindi ko bit yung stock windshield niya. Parang ang bado niya tingnan. Stock windshield at saka yung kanyang stock na. Buti ito, aftermarket na ito. Yung stock na handlebar dito. Grip bar pala. Ayan. Hindi ko gusto, kaya pinalitan ko. Tapos, ayan. Pinayos ko to. Pero ito mga travel, huwag nyo gagawin to. Ako, if ever gusto nyo ng mataas-taas na speed, huwag nyo gagawin to. Kasi napaka pinipigilan dahil sa hangin. Umaharang din yung hangin. Ramdam mo talaga yung tunog ng hangin. So kaya bumili ako mga travel ng parang nakaganon. Yung maliit lang. Tatanggalin ko tong bracket. Tapos yung parang dito. Yung maliit lang. Maliit lang siya dito. Hanggang dito. Para mas mabilis. Yan. Hindi ko gusto. Next mga travel na para lang naman yan sa akin ha. Next mga travel na hindi goods dito sa Inmax. So ulitin ko, hindi to pagsira dahil gumiling ako eh. Ito yung dapat yung tandaan. Wala naman talaga perfect na motor. Next mga travel is yung kanyang price. Medyo pricey. Di ba 50,000 plus. So sa mga pahirapan talaga pagbili. Kung yung average nakita natin hindi masyado malaki. Ayan, pahirapan talaga. Kahit nga ako, nahirapan ako eh. So kaya talaga, nag-ipon talaga ako para makuha ko to. Pero syempre, sa pangarap mo na rin, diba? Pangarap mo na rin, makukuha mo talaga at makukuha. So, ito na, yung the moment of truth na kailangan mong malaman. Hinuli ko talaga to para matapos nyo yung video. So, tulong nyo na rin sa akin. So ayan, mga travel, ito talaga ha. Ito. Si Inmax 155 is goods lang siya sa mga hindi mahangin. Pero if ever mahangin kayo bumiyahe, promise. Ramdam nyo yung hangin na tumatama dito. As in, parang para kang matatangay kapag humangin na side. Para kang matatangay. Promise. Hindi lang parang, natatangay talaga. Promise. Ayan. Kunyari, hindi naman ganun kalakas yung hangin. Pero kapag tumama dito yung hangin, promise na tatangay ka. As in, nakakatakot, which is, delikado. Delikado siya. So, kaya mag-ingat talaga. If ever mahangin sa lugar nyo, or kahit saan, kapag bumiyahe kayo, mag-ingat talaga kayo. Dahil, natatangay yung Inmax natin. Due to wala siyang, parang pinaka, ba yun? Pinaka butas-butas. Close siya kasi. Close. Diba? Close siya. Kaya ayan, kapag humangin talaga, natatangay. Promise, kahit hindi man kalakasan yung hangin, natatangay. So, may RS-150 is probably na-tested ko na talaga yung underbone. Probably na-tested ko na. Pero ito grabe.
Kahit may angkas ka pa, natatangay. Marangis. So, mas nalilis nga lang yung ano, yung pagkatangay kapag may angkas ka. Siyempre, mabigat eh. Pero kapag ikaw lang, matatangay ka. So, ayan. Bonus tip tayo mga ka-travel kung bakit ito yung gusto talaga ng mga nakararami. Siyempre, bawi tayo eh. Bawi tayo. Positive. Sandwich eh. Positive, negative, positive. Alam nyo kung bakit mga ka-travel? Marami na ngayon sa mga aftermarket na nagbibenta ng mga accessories na Inmax. Kaya hindi ka na mahihirapan maganap pa ng mga pyesa. Ayan, nandun na kagad sa group, sa Lazada, Shopee. Ayan, makakabili ka ng kahit anong pyesa, mabibili mo kahit saan ka. So unlike sa Honda RS150Fi, kung kinukumpara ko talaga eh, si Face Outcap, medyo pahirapan na ngayon yung pyesa niya. Ano? So ito kaya pinatangkilik ng lahat dahil lahat ng mga accessories na gusto mo ay madaling mahanap. So that's it mga ka-travel for this video. Thank you so much sa support sa ating channel. No, pagpatuloy nyo lang mga ka-travel, pagpapatuloy natin yung ating pagmumotor at saka mga review. Next natin yung Winner X. Ipapakita ko sa inyo yung opinion ko. Since I am a Honda user mga ka-travel, Honda user, Honda RS150Fi. So underbone din siya eh. Pati yung ano, yung Winner X. So magbibigay ako ng opinion. Abangan nyo yan.